nakarinig ng gano'n first time. Frustrated teacher. Good morning! Good morning, Ma'am Heidi! Oh, maraming salamat. You made my day, actually. Pero bago lahat, bago kong basahin ang mensahe po ng ating kagalang-galang Josefina Joy Belmonte, nais kong magbigay pugay muna po sa ating punong guro, Dr. Nimia D. Centilio. Palakpakan po natin this Monday ang Public School District Division Supervisor, Dr. Rebecca Calaw. Palakpakan din po natin. At syempre, kapiling natin, mas una pa sa akin na dito, ang ating kapitan, Kapitan Rosalie Mauricio. Palakpakan din po natin. Kanina, nagbawag ko ng parangal sa kanyang anak, ang GPTA President, kagawa ninyo, Palma. Palakpakan din po natin. So, good morning ulit sa kinatawan ng Department School Division Office sa ating mga, sa ating punong guro, mga teaching and non-teaching personnel, mga magulang, guardian, at higit sa lahat, sa graduating class of 2023. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Siyempre, congratulations. Natagumpayan ninyo ang one-third o yung ikatlong bahagi ng buhay estudyante sa Pilipinas. Pwede rin sabihin natin one-half o yung kalahati ng buhay estudyante kung trabaho nang hanap ninyo pagkatapos ng senior high school. Konting push pa. Darating din kayo sa katuparan ng inyong pangarap. Ayon sa 2020 Census Population and Housing ng Philippine Statistics Authority na sa mga Pinoy na edad 5 pataas, 29.5% o 3 sa bawat 10 Pinoy lamang ang tumutungtong o nakakompleto ng inventarya. Umaasa ko na hindi kayo magpapabilang sa statistics na to at magtutuloy sana kayo sa high school. Siyempre, ang ating Mayor Joy Belmonte, nais ding batiin ang inyong mga magulang, kapatid, lola at lolo, guardians, lalo na yung mga guro, sa kanilang wagas na sakripisyo. Kaya ngayong araw na ito, kung inyong papayagan, nais ko pong tumayo po ang ating mga graduating student ngayon. Tayo po tayo. Dahil ngayong araw na ito, natagumpayan nyo ang sabihin natin isang bahagi ng buhay estudyante. Pero hindi naman natin ito makakamit kung hindi po sa tulong at pagmamahal at paggabay ng inyong mga magulang, kapatid, lolo at mga ang inyong mga guardians ngayong araw na ito. So ngayon, nais ko kayong humarap sa inyong mga magulang o inyong mga kapatid. Hanapin nyo sila sa crowd. Hanapin nyo sila. Nakita nyo na yung mukha nila. Nakita nyo na. Okay. 2, 3, maraming salamat po. Maraming salamat po! Narinig niyo ba? Ulitin natin, maraming salamat po. Maraming salamat po! Okay, ngayon, siyempre, pupasin yung mga magulang, nandyan din po ang inyong pangalawang magulang, ang inyong mga guro. Guys, kung marap kayo sa likod, kasi karamihan po ay nasa likod. Ayan, harap kayo sa likod. Ayan. Walang iiyak, ha? Kasi marami po sa kanila, marami po sa mga estudyante, minsan, mas binabahagi ang kanilang mga sekreto sa kanilang mga guro. So, ngayong araw na ito, magpasalamat din po tayo sa kanila. Maraming salamat po. 1, 2, 3. Maraming salamat po! Ang sabi, hi sa wakas, graduate na kayo. At syempre, higit sa lahat, ito, Diyos. At syempre, pwede natin sabihin, kasama ang inyong mga kaklase sa inyong tagumpay ngayon. Una sa lahat, bago nyo pasalamatan niyo sa sarili, tumingin kayo sa inyong kanan.
Tapikin nyo yung nasa kanan ninyo. Sabihin nyo, congratulations. Congratulations! Sabi ko, tapi hindi kinulak. Ngayon naman, sa inyong kaliwa. Sabihin nyo, congratulations. Ito na yung last. Sa inyong sarili. Ito, kailangan natin bigyan ninyo ang inyong sarili ng isang masigabong palakpakan na may kasamang kinawa. Congratulations sa inyo. Umupo na po tayo. Grade 6. Naisip nyo na ba kung ano ang pangarap ninyo? Sige nga. Sino dito ang gustong maging guro? Taas ang kamay. Gustong maging nurse? Taas ang kamay. Ito marami mo. Content creator. Abogado, katulad ng aking asawa, si Michelle Vincent. Ay, gusto lahat. Ay, wow, mas maraming babae gusto maging abogado. Okay? Doktor, sino gusto maging doktor? Pasyente! Siyempre naman, maraming gusto maging pasyente. Kung ano man ang pangarap ninyo, o nais nyong trabaho sa hinaharap, atid kong dadaan pa kayo sa junior high. Malayo-layo pa tayo, pero malapit na rin. At saka pa lang kayo mamimili ng track or yung strand. Pero ngayon pa lang, gusto ko sana buksan ang inyong isipan sa panahon kung saan napakabilis ng pagbabago. Isa sa mga kalinagan na dapat inyong matutunan ay ang digital literacy. Digital literacy is the ability to use tools and technologies to your advantage to study, work, learn, and interact with others. At ang patunayan nito, yung nakaraang blended learning. Napakahalaga nito para sa mga estudyante tulad ninyo, lalo na patuloy ang tumataas na pangangailangan ng gawain online or yung digital o automated ang lahat ng bagay. Bukod pa dyan, uso pa ang fake news, cyberbullying, o yung mga scammers sa internet. Digital literacy is not only about learning how to use Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, at yung bago ngayon, yung trends. It is about expanding your knowledge to learn new things through the use of digital technologies. Ang inyong generasyon ay mas exposed sa digital o online world kumpara sa mga naunang generasyon. Kumpara sa mga aming generasyon. In fact, UNICEF reports that 70% of the age 15 to 24 worldwide are on the internet. Nais ko ibahagi sa inyo ang storya ni Isabel Shear na pwedeng gawin inspirasyon. Si Isabel ay batang Pilipino na natutong mag-code o yung web programming sa edad na 10. She's a self-taught programmer who used free online courses to hone her digital skills. She established the Girls Will Code community that encouraged girls to participate in activities related to coding, programming, robotics, and engineering. Sa ngayon, nag-aaral siya ng computer science sa Stanford University, pero patuloy pakikipag-unayan niya sa malalaking kumpanya tulad ng Google at Accenture para makapagturo ng coding sa iba pang interesadong mga bata. May, sa mga mahilig naman sa sports, may maikli rin akong kwento tungkol sa ating Olympic gold medalist na si Heidelyn Diaz. Nagsimulang sumabak sa weightlifting si Heidelyn sa edad na 10 taon, 10 years old. Sa maraming taon, hinasa niya ang kanyang galing at lakas, kaya naman nakaipon na siya ng maraming parangan, kabilang na ang itong medalya sa 2020 Olympics. Magkaiba man ang landas nila Isabel at Heidelyn, pero pareho sila sa isang bagay. Bata pa lang ay nagsimula na sila magpursige para magkamit ang kanilang pangarap. Natagumpay,
Nagtagumpay si Isabel at Heidelin dahil sinikap nilang pagbutihin ang kanilang sarili na sila ay umangat. Kaya ang tanong ko sa inyo, kaya nyo rin ba yun? Kaya nyo rin ba yun? Tingin nyo, kaya nyo? Opo! Hindi sila kumbinsido. Kaya nyo rin ba yun? Opo! Pero ito, importante. Ito ang bilin ng ating Mayor Jordan. Isang bilin ko sa inyong lahat. Huwag kayong susuko. Ano man ang inyong gusto, whatever you wish for soon, do anything with passion, perseverance, and dream. Bilang kabataan Quezon City, sigurado ako na pagbubutihan ninyo anuman landas ang inyong tatahakin. Lagi niyong tatandaan, nakasuporta ang lokal na pamahalaan sa inyong pag-aaral. Patuloy ninyong hasain ang inyong mga kakayahan, pagbutihin ang pag-aaral, at maging magaling sa pinili ninyong landas. Huwag kayong matakot sumubok. At sumubok ulit nang sumubok kapag kayo ay nabigo. Hindi lang sa pag-ibig yung pagsubok ulit, ha? Pati rin sa pangarap natin. Humingi kayo ng tulong kung kinakailangan sa inyong mga pamilya. Kaibigan man o guro. Huwag sarilinin ang mga damdamin. Huwag magbukbok sa sulok kapag kapakiramdam ninyo ay nahihirapan na kayo. O tila walang nagiging bunga ang inyong mga pangarap. Mananalig at manalangin sa may kapal. Higit sa lahat, huwag lang sa social media, ibuwas ang bigat ng inyong nararamdaman. Nandito kami, nandito magdilang ninyo, ang inyong mga guro, ang inyong mga kaibigan. Sama-sama natin bubuuin at tutuparin ang inyong mga pangarap. Tulad ni Isabel, sana sa mentalihin ninyo ang mga pagkakataon na mag-aral sa tulong ng teknolohiya. Mag-aral kayo ng gusto. Success is for the passion. Muli, congratulations sa lahat ng Grade 6 completers. At syempre, para po tayo ay magbigay pugay, bigyan po natin ang Diyos may kapal na isang matinding hep-hep! Hooray! At yung mga magulang isang matinding hep-hep! Hooray! Siyempre yung mga guro isang matinding hep-hep! Hooray! Siyempre, lastly, sasipag ninyo, satsagali ninyo sa inyong pagmamalasakit sa inyong mga magulang. Siyempre, bigyan ninyo ang sarili nyo na isang matinding hep-hep! Hooray! Congratulations! Palakpakan po natin lahat ng kasi! Dash Lebron D. Dapat magkilala, pinaginoo at ginante. Rachel V. Kabatingan. Bati na kami sa may karangalan. Gawad magkilala, pinaginoo at Ginang Renate Kabatingan. John Rainiel L. Kalang. John Riel Simon Jerome A. Divina. Batang gawad magkilala ang Divina. Elvin Roll, Justine A. Albanbuena. Batang nagkamit ng may karangalan. Gawad magkilala, Ginaginoo at Ginang Roger A. Albanbuena. Gawad magkilala, Ginaginoo at Ginang Felicito Garcia Jr. Gavin Gabriel O. Onanag. At magkilala, Pinaginoo at Drake Revan O. Kilatan. Jean Marion C. Rivera. John Lawrence A. Romero. Bata na kami ng may karangalan.
Gawad pagkilala kina Ginoo at Gina Jonar. John David E. Solidad. Liam Andrew S. Vecina. Enrico D. Vicencio. Batan ng gamit ng may karangalan. Gawad pagkilala kina Ginoo at Gina. Ray Angelo B. Puso. Micaela Brianna P. Tan. Ma Sophia Chloe Tevez. Lorin C. Tolentino. Torin Princess C. Turin. Mary Trixia E. Ulan. Batang nagkamit ng may karangalan. Gawad pagkilala kay Ginoo at Ginang Ulan. Ang susunod naman pong pangkat na ipakikilala ay ang pangkat Venus, ang kanila pong gurong tagapayo, Agnes Nolasco. Pangkat Venus, mga lalaki, Sachi Adrian A. Averino, Vincenzo Venera Albayate, batang nagtanim ng may karangalan, gawad pagkilala, kina Ginoo at Ginang Victor V. Albayate. Vittorio V. Albayate. Jeff M. Alilin. Nathaniel Angeles. Kent Ezra Bacchus. Clarence B. O. Banday. David M. Bakiran. Myrus M. Bautista. Batang Tinaninuko at Ginang Herbert C. Bautista. Batang nagkamit ng may karangalan. Ezekiel S. Mangalus. Stephen Charles P. Manuel. John Billy Martinez. Ian James D. Miranda. Ezekiel C. Johan Alexander T. Natura. Nathaniel A. Olfato. Francis Ian R. Suliman. Marcy's Emerald B. Soterio. Ivan J. C. Sorbano. Mga babae. Princess Sofia D. Adelante. Princess Cyril E. Alarcon. Sherania M. Ali. Kyra Ayumi L. Amnegi. Akisha Janine C. Aquino. Claire Arian D. Arcelia. Punong Boro, Tagalasin Pamboro, at Punong Barangay, sa pag-awal